Ito yung workplace niya. Okay, so hello guys! At ako nga po pala si Jazel De Vera at muling nagbabalik sa channel na ito. And yes, muling nagbabalik. So in this video, maiba tayo ng setup ngayon. More on vlogging muna kasi mayroong nag-request na ating subscriber na gusto niya magkaroon tayo ng tour sa ating workplace. So yun nga, no guys, ang laki ng eyebags ko. Recently kasi yung anak ko nagkaroon ng sakit. Nagkaroon siya ng pneumonia. So pag-pray natin guys na gumaling siya. Pero as time goes by naman na nag-medication siya, talaga namang nag-iimprove ang kanyang kondisyon. Medyo puyat-puyat dahil nga sa, alam mo na, minsan inuubo siya tuwing magdama, ganyan. Tapos nagpapainom ako ng gamot sa kanya mga ganong oras, nagne-nebulizer, ganyan. Ba't ba tayo napunta doon? Dahil nga sa eyebags na yan. Yan ang pruweba. Balik tayo ngayon sa ating topic. Just to inform you guys, inactive ako ngayon sa ESL teaching sa kadahilanan na maraming mga ganap. Okay? Marami po kasi mga ganap at yung pinagtrabawan ko, which is si 5-1 Talk, re-require siya ng mga minimum slots, kaya hindi ko ma-fulfill yung slots na yon. And also, meron silang special plotting. Hindi mo naman ma-meet yung requirements nila, so may special plotting. But still, I can't fulfill the special plotting dahil ang rule nila ay kailangan mag-open ng weekend. Eh, hindi ako makapag-open ng weekend dahil kami ay worker dito sa church. So, ayun. Kaya naman, naging inactive muna ako. But it doesn't mean that nag-quit ako dun sa job ko, nag-quit ako sa 5-1 Talk, but inactive lang siya. Anytime pwede akong bumalik. Ayun, ganun lang siya. So, bakit ko nga ba sinabi yun? Dahil hindi ko workplace yung ipapakita ko ngayon, but ang itutur ko kayo sa workplace ng aking husband. Kasi siya yung nasa ESL field until now. Okay? So, ngayon, itutur ko na kayo. Ito yung hitsura ng kanyang office. Itutur ko kayo part by part dito sa room na to. Ito yung door. Yan. Yan yung door. Siyempre, door yan, di ba? Yan yung entrance. Entrance? May exit ba? Okay. So, nandito yung aming, nandyan, nakalagay dyan yung aming planner. May kita nyo, nandyan yung mga ganap, ng aming ministry, ng aming mga pinagkakabisihan, mga gawaing bahay, laundry, tulad niyan. Actually, ngayon, today is, today is January 10. Yes, birthday ni Mami ngayon. Yes, happy birthday! Shout out! Okay, kasi naka-vlog schedule ako today. Okay, so yun lang, nandito sa door namin dito is yung planner namin para every time na lalabas kami dito sa aming lugar, makikita namin yung mga ganap bago kami umalis. Window lang dyan, tas ito piano. Kasi minsan dito siya nagpa-practice. Ayan. So, dito, ito yung LAN cable. Actually, ito bedroom namin to. Ayan, bedroom. Dyan, sa taas dyan, nakakabit yung aming modem, which is yung aming PLDT MyDSL na 3 Mbps na pinagtsatsagaan namin. Dahil hindi pa available dito ang fiber. Nakakalungkot guys, hindi pa available ang fiber dito sa Cabiao. Cabiao na ba isiha? Comment kayo sa baba kung meron na tayong fiber, okay? So ayan, nakakonect dyan yung modem and then pinalabas namin yung LAN cable doon sa bintana, doon sa kabila. And then lumabas, pinalabas namin doon, tapos pinapasok namin dito. So, ayan, nakalatag yan dyan. Nakababa naman siya dyan, kaya don't worry, hindi kami matitisod. May mirror dyan na malaki, and then table na blanco kung gusto mong mag-ayos or anumang gusto mong gawin dyan sa harap ng salamin, pwede mong gawin. Ito, make-up yan, kasi may pinagpaplanuhan akong gawin sa aking channel. Hindi ako magme-makeup tutorial, guys, ha? Hindi ako magme-makeup guru, pero parang ganun na rin. Sa ESL, basta may pakulo ako, hindi ko alam kung itutuloy ko, maggagawa ko ng ESL teacher glam up look, mga ganon. Ewan, basta yun na yun. Hindi ko nga alam kung itutuloy ko. Abangan nyo na lang, guys. May mga display lang dyan ng mga kung ano-ano, mga souvenirs, ganyan, mga picture frame.
Kasi supposed to be sala talaga to, pero naging office siya ni Jade. Kung gusto namin siyang panoorin habang nagtuturo, pwedeng-pwede. May mga upuan dyan. Ito yung pinaka-background niya, guys. Ito yung itsura ng background niya. And meron kami mga props dito na kung ano-ano. Minsan, yan, ganyan. Hello Kitty. Tapos may mga letters-letters. Para naman nakakainganyo sa paningin ng aming mga estudyante. And then, ang plain white background. Kahit ano pwede namin i-decorate dyan. Like, for example, pag Christmas, pwede kami maglagay yung Christmas lights ng kung ano-ano, na kung ano-anong event, ganyan, spring festival, pwede kami maglagay-lagay ng kung ano-ano dyan. Ito na yung hitsura ng kanyang station talaga, workstations. Nag-work din naman ako dito, nag-edit ako video. Gitara din siya, minsan gusto niya mag-gitara-gitara sa kanyang mga students, ganyan, just to entertain yung mga estudyanteng hindi, yung mga estudyanteng hindi nakikinig, ganyan. Naging hurado po pala kami sa film festival ng Cabiao National High School. So, shout out nga po pala kay Sir Chris Pantalunan at sa mga estudyante na nag-effort sa paggawa ng kanilang mga movies. Umupo ako dito. Ayun, yun lang din yung upuan niya. Kung ano yung set ng sofa, yun lang din yung upuan. Ganyan yung hitsura ng kanyang background pag siya'y nagtuturo. Tutor ko na kayo sa mga equipments ng kanyang workplace. Ito yung kanyang CPU, Razer. Basta alam ko Razer yan dahil may ilaw. Razer fanatic kasi yung husband ko dahil siya ay former gamer. Yon. Ngayon di na siya pwede maglaro. Binawalan ko na. Ilalagay ko na lang sa gilid yung specs nung CPU niya dahil hindi ko talaga alam. Wala akong kaalam-alam sa mga specs-specs ng computer. Pero ito yung gamit niyang headset, which is si Razer headset. Razer Kraken yata to, yung Chroma. Oo, yung nagbabago-bago yung kulay. Ayan. So, ito yung mic niya. Saan pwede mo siyang i-push na ganyan para matago yung mic? Ganyan. Ganyan. Umiilaw siyang ganyan pag nakamute. Tapos, ipupull mo lang siya. Ayan. Pag hinila mo, yan, nahaba na yung mic. Nakatutok na siya sa bibig ng nagsasalita. Yung kanyang Razer headset ay may noise cancelling feature na. So, makikita yan dito, yung settings ng kanyang ano, Razer headset. So, dyan makikita yung sensitivity ng ano, yung mixer, yung equalizer, lighting, ganyan-ganyan. Dyan ay edit yung noise cancellation ng headset niya. Lahat ng Razer equipments ay na-i-edit dito sa kanyang Razer Synapse palang tawag dyan. Razer Synapse. Ito naman yung gamit niyang webcam. A4Tech yan na nilagay lang namin sa ibabaw ng monitor, which is yung monitor namin is LG. Kaya nilagyan namin siya ng tack-it para dumikit siya dyan ng husto. Ayan. Maliit lang siya at nakikita niyo naman na okay naman yung lighting. Hindi naman siya sobrang high quality. Pero the fact na nakikita mo na yung mukha mo, okay na yun. May electric fan dyan, just in case na naiinitan ng bawat isa. Connect dyan yung extension at saka yung mga cord. Kasi yung asawa ko, maselan siya sa workplace. Ayaw niya masyadong maraming wires na nakakalat. So, nakatago lahat ng wires dito sa likod. Going all the way there, down to dito sa likod ng mo ano. At yan, dito lang din nakasaksak yung extension. Ito yung workplace niya. Kung makikita nyo, wala siyang mga realia, props, kumbaga, yung mga ganon. Yung asawa ko kasi hindi siya mahilig sa mga props, mga headdress, mga ganon. More on, ano kasi siya, yung siguro kung gagamit siya, kasi yung ano namin, yung software namin, may mga stickers dyan, pwede mo namang may mga visuals na ilalagay-lagay dyan. Pero some teachers talaga, they prefer using yung mga puppets, mga ganon. Pero yung asawa ko, kasi hindi siya mahilig sa mga ganon-ganong bagay ba? Kumbaga, ayaw niya ng maraming nakalagay dito sa ganyan, yung mga nakalagay dyan-dyan. But in my case kasi, hilig ako sa mga puppets talaga. Sa mga stars, ganyan, yung mga headdress. Mahilig ako sa mga ganyan nung nagtuturo pa ako. Pero I promise guys that pag bumalik ako sa teaching, ituturo ko rin kayo sa aking workplace, yung workplace ko na talaga. More on, ano kasi ako, sinimulan ko kasi yung business ng aking anak. Nagpaplano kasi kami, papangalan ko sa kanya yung business. Simpleng business lang naman, hindi naman talaga yung major business na talagang may mga
malalaking puhunan. Yung maliit na puhunan lang. Focus din ako sa YouTube actually. Gusto ko mapalaki yung YouTube channel ko on advising ESL teachers, more extra income online, ganon. Ang kagandahan lang nun eh, anytime pwede akong bumalik sa ESL teaching sa 5-1 talk, ganyan. Advice ko lang din po sa inyo, sa inyong mga ESL teachers po, na it's not very important to start actually. It's not necessarily na mag-start kayo with a very nice equipment. Actually, ako rin at siya ay nagsimula po sa mga hindi naman sa yung mga pwede na, alam niyo yun guys, yung mga pwede na, yung nagsimula rin po siya sa lumang laptop, at as time goes by, pag nakakasahod, nag-i-invest siya part by part. Yung CPU niya actually yan, binuo niya part by part yung mga piyesa niyan. Yun, siya nagbuo po niyan. Kaya, ayun, talaga namang maaasahan yung ganitong setup po kasi. Kaya, I advise you guys na kung kahit papano, if you really want ESL teaching to be main source of your income, it's really good to invest with a very nice computer para hindi naglalag every time you do multitasking, ganon. Ayun lang. Okay, so thank you so much for watching, and if you want more of these videos guys, I hope na mag-subscribe kayo and also give it a thumbs up yung mga videos natin, at mag-comment na rin kayo kung anong gusto nyong next kong gawin sa ating video. Okay, so yes, thank you so much once again. Have a nice day. God bless and goodbye.